si Sakarin ba ngayon sa nahuhumaling sa Turkish series na In Between? Nahulog na rin ba ang loob mo sa kagwapuhan ni Majet o di kaya sa kagandahan ni Neriman? Tara at ating pagkwentuhan ang mga naganap sa episode 20 ng In Between. Spoiler alert! Sa nakaraang ang mga pangyayari ay nagkaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan sila Neriman at Majet. At dahil nga dito, hindi mapakali si Neriman, hindi niya alam kung ano nga ba ang dapat niyang gawin para makausap ng maayos si Majet. At syempre sino pa nga ba ang maasahan sa mga ganitong pangyayari? Wala nang iba kundi si Shahika. Nagkaroon nga ng may sense ng pag-uusap sila Shahika, Neriman at Farie. At dahil nga dito, nakapag-isip na si Neriman kung ano nga ba ang maaari niyang gawin para maayos na ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ni Majet. Kinabukasan nga, ay napagdesisyonan ni Neriman na kusang puntahan si Majet ngunit hindi naman niya alam kung nasaan ito. Kaya agad niyang tinawagan si Shahika. At syempre dahil nga nakamasid si Shahika sa bawat kilos nila Majet sa opisina, ay sinabi nito kay Neriman kung nasaan nga sila Majet. Agad ngang pinutahan ni Neriman ang lugar na binanggit ni Shahika. At doon nga, ay naabutan ni Neriman na nag-uusap sila patungkol sa pirmahan ng kontrata sa negosyo nila Majet. Pansumandaling napatigil sila sa paglapit ni Neriman. Hindi na nagsayang pa ng oras pa si Neriman at agad na sinabihan si Majet na sasama ito sa kanya sabay ng pag-abot ng kamay niya kay Majet. Sa una ay tumugon lamang si Majet ng hindi. At sumagot pa ulit ito ng hindi pa ngayon, pero kalaunan ay tumayo ito at biglang hinawakan ang kamay ni Neriman. Ang ibig sabihin pala niya ay hindi siya sasama kay Neriman hanggat hindi pa nakakapirma ng kontrata ang bagong kanegosyo nila. At syempre, dahil nga sa ginawang iyon ni Majet, ay tila napahanga ang kanilang kausap at agad itong pumirma. Pagkatapos nga ng pirmahan ay agad na ring umalis sila Majet at Neriman. At nang nakalayo na nga sila Neriman, ay bigla na iba na naman ang ihip ng pag-iisip ni Majet. Tugon niya kay Neriman, ay hindi ganoong kadali na mag-usap sila agad ni Neriman. Ngunit syempre, hindi ito basta-basta na lang tatanggapin ni Neriman. Kasabay nga ng pagsakay ng kotse ni Majet, ay sinundan din agad ito ni Neriman, at doon nga, ay sinabi ni Neriman, na handa na siyang patunayan ang nararamdaman niyang pagmamahal para kay Majet. At dahil nga sa mga sinabi ni Neriman, ay tila napalambot nang bigla ang puso ni Majet, at makikita sa mga ngiti nito, ang kasiyahan na nararamdaman niya, dahil sa mga salitang nasambit ni Neriman. Sinubukang sundan ni Felin sila Neriman, ngunit nakaalis na kaagad ang mga ito, at kasunod nga niya ay si Unor. Sa pagkakataon nga na iyon, ay nagtapat na sa wakas si Unor ng tunay niyang nararamdaman para kay Felin, na ito nga ay nagmamahal sa kanya mula pa noon. At syempre, hindi tinanggap ni Felin. At ang nasabi lamang niya kay Unor ay, kalimutan na lang niya ang mga sinabi niya, ngunit wag ang pangyayari na sinabi niya iyon. Sa kabilang kaganapan naman, nang magkaroon na ng pagkakataon na magkausap ng masinsinan sila Majet at Neriman, ay agad na ipinaliwanag ni Neriman, na siya ay marahil nagselos lamang. Aniya ni Neriman. Hindi lamang niya kayang isipin na pwedeng mawala si Majet sa kanya, na hindi niya kayang malayo dito. At sa pagkakataon nga na iyon, ay sinabi na ni Neriman na mahal niya si Majet, at sumambit din si Majet ng mahal kita. Lubos ang kasiyahan ng dalawa nang sa wakas ay naging malinaw sa kanila ang nararamdaman ng bawat isa. At dahil nga dito ay magdadampi na sana ang kanilang mga labi ng biglang. Syempre, tumawag si Farie, upang kumustahin ang mga kaganapan kay Neriman. Wrong timing kumbaga. Napangiti na lang sila Majet at Neriman sa biglang pagtawag ni Farie at ganoon din si Farie. Sa ibang eksena naman, ay nagkaroon ng madamdaming pagharap sa pagitan nila Shahika at Sihan. Dito nga, ay pilit pa rin na tinutulak palayo ni Shahika si Sihan mula sa kanya, kahit na halos na ibigay na ni Sihan ang mga bagay na higit pa sa inaasahan ni Shahika na gagawin ng isang lalaki para sa kanya. At sa ibang eksena naman, nagdesisyon si Majet na dalhin si Neriman sa isang romantikong lugar upang magkaroon pa sila ng oras para makasama ang isa't isa. Ngunit hindi maiwasan ni Neriman na isipin kung ano na naman ang ipapaliwanag niya sa tiya at baba niya.
At syempre humingi ulit siya ng pabor kay Shahika, at dahil nga doon, ay nakahinga na ng maluwag si Neriman at nagpatuloy na ang dalawa, sa kasiyahan nila. At sa pagkakataon nga na ito, ay parabang binawian ni Neriman si Farie, dahil ang naisip pala ni Neriman, na ipagawa kay Shahika, ay magpanggap na birthday noong araw na iyon ni Farie at doon muna sila sa bahay nila magdiriwang. At ito nga ay ikinagulat ni Farie, ngunit syempre kung makakatulong kay Neriman ay ayos lamang din sa kanya. Balik sa eksena, nila Majed at Neriman. Ang dalawa, ay hindi pa rin halos makapaniwala sa kasiyahan na nararamdaman nila, sa mga oras na iyon. Anilay, kung panaginip lamang ang mga oras na iyon ay sana hindi na sila magising pa. Bigla namang napasabi si Majed kay Neriman na mahal na ang itatawag niya kay Neriman. Kasunod naman ang pagtanong kay Neriman kung ano naman ang itatawag niya kay Majed. Napatugon na lamang si Neriman na pag-iisipan pa niya. Napangiti na lamang ang dalawa habang nakatitig sa isa't isa. Sila ay nagyakap at nagpatuloy sa pagsayaw. At nang sila nga, ay nagdesisyon na umuwi, ay sa hindi namang inaasahang pagkakataon. Ay nagkasalubong pa ng landas, ang kanilang sasakyan, sa sasakyan nila sin Asi. Sa kanilang pagbaba nga sa kani-kanilang sasakyan, ay nagkatitigan na lamang sila sa bawat isa. At dito na natapos, ang episode 20 ng In Between. Ano nga ba ang kahihinatnan ng mga pagtatagpo na ito? Malalaman natin yan sa susunod na episode.